Welcome po sa ating panibagong videos ngayon. Magluluto tayo ngayon ng tortang dulong. Sishare ko sa inyo kung paano magluto ng tortang dulong. Ano, pakasimple lang. Ganito yung pagluluto ng tortang dulong. Saka yung lulutuin natin guys, unti lang. 300 grams lang isinda yung tortang dulong na yon. Saka lalagyan lang natin ang siya ng mga panghalo niya. Ito yung isda na itutorta natin guys, dulong tugnos o sa Bisaya. Ito na mas Tagalog, dulong. 300 grams lang to. Papaparami din natin to. Ang panghalo natin ito, tatlong pirasong itlog lang. Saka isang sibuyas puti, tinatad na maliliit. Saka dalawang kutsarang cornstarch lang. Spring onion, konti lang. Saka ginayat na carrots, konting-konti lang din. At saka tandaan nyo guys, huwag kayong maglalagay nito ng asin pag magluto kayo nito. Konting magic sarap lang o kaya bitsin tsaka paminta durog, yun lang. So ito yung mga lulutuin natin. Hahaluin na natin. Mimix na natin. Ito yung isda natin, yung isdang dulong. Lagay na natin yung sibuyas natin, ano, isang piraso na to guys, pero pag magayat na marami. Sibuyas puti. Carrots, ginayat na maliliit. Ang pakulay-kulay lang yung carrots. Dahil pag may pula-pula kasi, magustuhan to ng mga bata. Yung mga batang hindi kumakain ng torta, mapapakain sila nito dahil sa kulay. Saka ilagay natin itong spring onion. Napakadaling gawin ito. Tipid pa ito sa ano, mga ganitong loto. Mga low budget lang ito pag mga ganitong loto. Lagay na natin yung cornstarch natin. Ito lang, dalawang kutsara lang dito. Haluin na lang natin. Saka tandaan nyo guys, huwag na kayo talaga maglagay ng asin pag mga ganitong loto. Paminta powder. Ito lang. Konting magic sarap lang. Dahil malasa na yung isda. So, ilalagay na natin yung itlog. Pirasong itlog lang. Pag may kulay-kulay kasi maakit yung mga bata eh. Yung ayaw kumain kasi mapakain na lang sila nito. Ayos na. So, ano pa bang gagawin natin? Iluluto na natin. Painit na tayo doon ng kawali. Saka mantika. O, samahan nyo na ako. So, magluluto na tayo.
kita yung mantika. Konti lang. Maganda rin to guys pang negosyo. Yung 300 grams, marami ka rin magawa nito. Kapag mga ganitong ulam nyo, hindi ito sa katawan. Hindi kayo laging karni na lang. Kahit ipalaman mo to sa tinapay, pwede. Titingnan natin kung ilan ang magawa nito sa 300 grams na tortang dulong na to. Magkano ang halaga niya? 1/4, 50 pesos. 3 pirasong itlog. Isang pirasong sibuyas. Ala, hindi umabot na 100. Okay. Prito lang tayo ng prito. So, malapit na matapos. Napakadali lang gawin. Halagang 100. Nakagawa tayo ng
11 pieces. Tama lang yung laki niya, guys. Pero pag mga negosyo to, mapaparami mo pa to. Dahil dagdagan mo ng sibuyas eh. Lagyan mo na dalawang piraso ng sibuyas na malalaki, tatatarin mo. Maparami na yung ano, tapos dadagdagan mo pa ng cornstarch. Instead dalawang kutsarang cornstarch, gawin mong apat na kutsara. Mapaparami yung pinalabasan. Ipat na natin doon sa ano, lalagyan niya. Ito yung kinilabasan ng ating tortang dulong, guys, yung 300 grams. Napapaabot natin siya ng 11 pieces. So pag pangnegosyo yun, pwede pa natin siyang paabutin ng 15 piraso, 15 orders, sa halagang 100 piso lang. 1/4 na isdang dulong, 50 pesos, 3 pirasong itlog, mantika, isang sibuyas na hiniwa, na malaki, saka kunting timpla lang, sasabihin lang natin 100. Yun, maraming kinalabasan niya. So, pwede na pangulam. At pag nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Marami pa akong iba't ibang video na iba't ibang mga loto na tips na talagang panalo kayo nito pag susundin niyo to. Maraming salamat nga para sa walang sawa niyong suporta. Subscribe please yung mga bago. God bless all. Thank you.